kapatid, mga kakwento. Yung aking idolo, yung lagi kong sinasabi sa vlog ko, ano, andito na sa harapan ko. It's really overwhelming, sir. Nice to meet you in person. Thank you, sir. Sarapan ko po ang isa sa successful na businessman ng Panay. Panay Islands. Hindi lang po siya isang fancier. Hindi lang siya isang very successful na fancier. He's also a very successful businessman. At sir, ano na po yung linya ninyo sa business? Nasa aquaculture ako, sir. Sa fish pond, mga fish pond. Ito po si Sir Gara Panagiton, also known as Kenjilov. Opo. Yan, sir. Sir, bigyan mo naman kami ng background, ano, tungkol sa pag-iibon. Kailan kayo napasok sa industriya, sa sports ng pag-iibon, at bakit ito ang napili na libangan? Nung bata pa ako, sir, siguro mga elementary din nagsimula. Okay. Sa malitin na pailang-ilang ibon din, nagsimula din sa mga bihag-bihag din, ganun. Hanggang sa nung medyo nagka-edad na, medyo okay na rin yung negosyo. Kaya, yun, una-una, bahala ko lang naman, dati, gusto ko yung mga fancy na ibon, yung mga fancy-fancy lang. Kaya lang, nung huli na, medyo, pag nung na-search ko yung mga ibon, may mga pigeon racing pala. Yun, nung huli na, yun, medyo nalulong na rin sa, na-addict na rin sa pigeon racing. Mga kapatid, mga kakwento, si Sir Kenji, yung pinanggalingan nung aking Kenji, yung aking first overall champion ng South. Yan, kauna-unahan na first overall champion ng love ko yun. And from there on, yung paghanga ko talaga sa kanya, nandun na, ano, for all reasons. Napaka-humble, napakagaling mag-scout ng ibon. Nasa kanya na lahat, ano, nasa kanya na lahat yung hangaan mo bilang isang breeder and fancier. Sir, sa estado mo ngayon, ano, sa pag-iibon, ano pa yung mga gusto mong marating? Kasi halos nasa iyo na lahat eh. Ayaw ka na atang pasalihin sa Panay Island ng mga clubs. Ano? Yung industry kasi, sir, yung pigeon racing kasi, sir, parang walang katapusan yan eh. Hanggat nag-i-enjoy ka, walang, ano yan, walang, kumbaga, wala naman sa marating or ano, importante yung nag-i-enjoy lang. Pero siyempre, mas maganda, may direction na rin kasi andun na rin tayo eh, di ba? Pero sir, kung titingnan mo ngayon, siyempre, may mga club race din. Okay din naman yung mga club race natin, maayos din, dumadami din, mas dumadami pa. Oo nga po. Pero sir, siyempre, minsan, tingnan din natin yung one loop race kasi medyo palaki ng palaki na, tsaka yung future mukhang andun na rin papunta sa one loop race eh, kasi dahil nga sa bird flu. Opo. Medyo malalim yun, sir eh. Opo. Dahil siyempre, kung yung kumbaga, mas advantage kasi yung OLR kasi isang management lang kukuha ng example, kailangan ng bahay ng mga blood sample, isang okay. Loop lang yung kukunan, mas madali. Saka yung kung titingnan mo sir kahit sa mga ibang bansa, one loop race talaga yung kumbaga yung nakikita nilang isang direction din ng pigeon racing. Kaya yun, medyo tinitingnan natin saka pumo-focus din tayo doon. Nung nag-umpisa kayo mag-ibon, kwentuhan nyo naman kami, saan nang gagaling yung mga ibon nyo noon? Nung dati sir, mga local champions din natin sa Manila, marami din. Halos mga magagaling din na linyada, saka mismo direkta din sa mga magagaling din na mga fanciers sa Manila. Opo. Totoo po ba yung nabalita na pag kumukuha daw kayo ng ibon, hindi lang yung champion, kukunin nyo pa yung magulang? Mas true? Maganda kasi sir eh, kung pwedeng ganun. Kung makaya yung ganun. Kaya lang syempre, masakit-sakit din. Pero mas maganda pamilya na. Kung di mo man makuha yung mga magulang ng champion, mas maganda pamilya na rin. Eh, grabe, verified nga. Pinapakyo yung pamilya. Ayan sir, so ganun ano? Kinukuha nyo yung champion, kukunin nyo yung family. Immediate family ng ibon, kung makukuha. Foundation niya, yung mga lolo niya, or anong baseline nila, parang ganun. Ayan. And so far sir, yung ganun na strategy ninyo, nag-work ba yun dun sa breeding ninyo o dun sa pag-ano ng mga ibon, pagkakarera ng mga ibon? Nag-work din sir. Sa totoo lang, nag-work din. Nag-work din yan. Nagbigay din sa inyo ng mga championship. Meron din. Anong mga next na ginawa nyo na sa pagkuha ng mga ibon? Nag-acquire na rin sir ng mga imported bloodlines. Nagda-direct kayo dati sa PIPA? Oo sir, kami ni Sir Ed. Magkasama kami sa Red. Pag magbida ko sa FIFA, yun, si Sarang yung kasama ko para. Red talaga. Maalala ko, yung nakuha ko sa inyo noon na si Kenji, yung balibalita ko lang ha, kung tama po yung naalala ko, ay yung kanyang nanay, mismong nanay nung champion sa Europe, tama ba? Champion yung nanay nun.
yun. Oo. So ganong kalupit ano? Ganong kalupit na kinuha nyo yung mismong magulang nung champion dun sa Europe. Champion, pero may laro talaga, maganda talaga laro nun. Tsaka maganda lahi nun. So yun ang sinasabi lang siguro na pagdating talaga doon sa Ibon, pag ang level kasi ni Sir Kenji, siguro kakalimutan na niya kung magkano yun. Ano? Ang importante siguro yung gusto niyong kalidad ng Ibon makuha ninyo. Mas maganda kasi sir na ganun talaga yung mas gusto ko sir ko sa akin lang ah. Mas maganda, mas gusto ko yung ganung yun yung gawin kong pang foundation, yung kumbaga yung isagad na ba? Kumbaga yung nag-aalaga ka lang naman ng ibon hanggat makakaya mo, di todo mo na. Ayun. Kasi sayang yung oras mo, yung patoka mo. Pag hindi, pag walang value yung ibon. Yun. Example, tukod na ibon, eh, anong value nun? Correct, anong pamilya yung makikita mo ron? Eh, correct, sir. Diba? Parang ganun na ba? Yun. Yun yung sinasabi ko sa mga kalapatid sa ever since na mag-invest at hindi makontento dun sa hingi lang o yung mga tukod niya na sinasabi ni sir. Maraming ganun sir hanggang ngayon eh. Hmm. Then pagdating ng karera, nagko-complain kasi sila lang tumutukod yung... din. Nag-aabono lang sila at nagbabayad. Isa nananalo din. Oh. Pero iba kasi yung may value talaga na yun. Totoo po yan. At least, yun nga, mag-alaga ka man lang, may value na lang. Parang ganun. Yan sir. Sir, siguro ano, nabanggit ko konti yung value thing doon sa last vlog ko. Pero gusto kong maliwanagan tungkol sa inyo mismo. Pag sinabi natin may value ang isang ibon, pwede nyo bang explain ka sa amin ano talaga ang pagkakaintindi nyo when you say na itong ibon na to, itong line na to may value? Ano sa para kay Sir Kenji ang isang ibon na may value? Yun, may pangalan yung fancier, medyo maganda yung performance ng fancier, tsaka yung kumbaga makikita mo naman sa industry natin na kalidad, halos lahat gusto rin yung ibon na yun, hindi lang local, pati international. Pag ito sa akin kanina, yung mga imported na ibon, ano, may direction eh, no? Alam mo na maayos yung pagkakabreed, ano? Oo, Yan po, yun yung matatawag din natin na may value na ibon. Oo, sir. Parang ganun. Merong kasing, makikita mo kasi sa mga pedigree ng mga ibon dun sa ibang bansa, makikita mo talaga kung sino talaga yung mga super breeder nila doon. Opo. At kung titingnan mo, nanalo talaga yung mga pamilya nila. Katulad ng mga example lang sana, pag sinabi mong extreme long distance, mga Battenberg na ibon, opo. Eh, tingnan mo, nananalo talaga yung mga lahi ni Nanyo Laureate, Nanyo Whitbuick, yun talaga yung mga matitindi dun sa na mga lahi na nakikita natin na hindi lang yung ibon mismo yung nanalo, kundi pati mga sakaapo, kuha na po sa tubod nila na nanalo. Parang ganun. Ayun. So very consistent ano kasi ang gaganda ng pagka-breed eh. Ang ganda ng pagka-breed talaga no. Maselan sila sir sa breeding nila, tinutukan nila hindi lang din sa pangalan kundi sa laro din. Ayun din natin makikita naman talaga natin hindi lang naman sa papel eh, makikita talaga natin yung ibon sa laro din. Ayun. Pero kung manalo man siya, alam mo kung sino yung nanalong ibon, alam mo yung pag ito, yung pinanggalingan talaga ng ibon. Ayun, exactly. Ang ganda ng paliwanag ni Sir Kenji. Sir Kenji, may at least dalawa o tatlong tanong pa ako. Sa dinami-dami ng mga nahawakan yung mga lines, una, sa local lines, Alberts, ano sa tingin niyo ang magagaling na linyada dito sa local, bago ko tanong yung sa imported? Local lines, sir, na nahawakan yun, na napagalaw ninyo? Unang gumalaw sa akin, sir, yung kay Sir Manny, Manigo, sa totoo lang. Kay Sir Manny talaga, yung new hope niya, magaling din yun. Pero yung sa ngayon, na isa rin ngayon na nagiging foundation ko na rin, yung kay Sir Edyap ng mga ibon, magagaling talaga. Opo. Lalo na yung mga tag dito, yung mga Paula niya na line, yung mga Cruzon niya na line, yung mga Anton niya na line, magagaling talaga yun. Opo. Sir, about sa imported, meron na ba kayong nahawakan ng paggalaw ng mga ibon na very consistent na imported? Consistent. Overall, Battenberg, New Whitbuick na line. Siya magaling talaga. Din yun, oo. Mga Etienne Marlien, mga Yelena na line, magaling din yun. Pero syempre, sir, yung nananalo talaga na ibon, kung titingnan mo, mas marami na galing din sa mga nanalo na ibon. Depende din yun mismo, sir, sa selection. Sir, yung binigay mo sa akin na huli, yung talagang naikwento ko na nagbiyahe ng konsansa na ibon, yun ay yung lahi ng New Whitbuick ninyo. Ayun.
So thank you din sir sa ibon na yun. Meron sir ako isang ilalaro. Hopefully maiano namin ng special race hanggang Alin, which is 670 kilometers. Anyway sir, in the future sir, gusto mo rin ba na meron kang makilala na ikaw na, ibon mo yun, Kenji line. Yan ba iniisip mo rin sir? Hindi na naka-associate sa ganito. Bubuin mo na linyada mo na. Basta kasi sir, pag totoong ibon lang binibigay mo, saka pag binigay mo yon at totoong ibon talaga yun, mananalo at mananalo yun sir eh. Kahit sabi mo, ayokong ipangalanan yun na Kenji. Kung totoo sir yung binigay mo talaga na ibon, lalabas at lalabas talaga yung katotohanan eh. Sir, give us a piece of advice para sa mga baguhan. Ano ba yung dapat nilang gawin? Ano ba yung fundamentals na pwede nilang magamit para sila umasenso rin sa pag-iibon? Mas maganda sir siguro sir yung kung pwede lang sir, na the best line na rin sir yung kukunin nila or the best na rin ng mga ibon. Para yes, at least yung kaya hanggat kaya mo na lang, kasi sayang lang din yung oras mo, yung pagod mo, yung patoka mo. Yun yung point ko doon. Okay. Advisor, hindi lang sa mga baguhan, ano, sa mga nag-iibon ngayon, yung sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon, yung restriction natin sa bai, no, yung hirap ng pag-iibon ngayon, ano, yung mga lambatan, ano pong mabibigyan nyo na advice para sa aming lahat na nag-iibon? Importante dyan, sir. Importante, nag-i-enjoy ka talaga. Opo. Kasi susunod na lang yung kung ano man yung darating, importante nag-enjoy ka lang. Yan lang naman yung importante doon sa hobby natin, sir. Eh. Kasi kung iisipin natin na pera or ano, wala kang basta-basta makukuha sa pigeon industry talaga, sir. Opo. Pero I mean yung sa pag-iibon, siyempre sa pigeon industry, malawak na yun eh. Opo. Pero I mean, yung sa pag-iibon, dapat enjoy mo lang talaga. Yun yung number one doon eh. Opo. Hindi sa pera talaga yung, opo, ano, kumbaga, yun nga sabi nila, yung pigeon industry, ano mo talaga, passion mo talaga. Opo. Yun po yun, sir. So more than yung monetary return, kung meron man, siguro unahin natin na isipin yung pag-i-enjoy. Ano, na-enjoy natin ginagawa natin. Oo. At lahat susunod na. Oo. Lahat susunod na, na-enjoy natin. Enjoy ko muna. Oo. Basta priority natin, mga kakwento, mga kalapatids, we enjoy the sport. Ano, wala nang iba. Yun lang. And kung yung ibon mo siguro kumana, adi, icing on the cake na lang yun. Oo, bonus na yun. Ayun. Yun lang sir, ano, gusto kitang tanungin pero alam ko napaka-busy mo, marami kang gagawin, marami kang ginagawa dito sa buhay, dito sa negosyo mo. At gusto ko lang sir ulit magpasalamat dun sa binigay mo sa akin na time, sa pag-treat mo ng maayos sa amin ng aking asawa na makapasyal dito sa inyo, binigyan nyo kami ng time and mabigyan opportunity na makipagkwentuhan kahit saglit lang. Sir Kenji, maraming salamat. God bless po. Sige sir. Maraming God bless salamat sir. At salamat sa pagpunta nyo rin dito sir sa amin. Thank you sir. So yun lang mga kakwento, no? Maiksi lang ito pero tandaan natin yung mga word of wisdom na narinig natin sa ating idolo. Still overwhelmed pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko alam kung makakatulog tayo mamaya. Happy flying mga kakwento. Maraming salamat. Tak talaga ako, sir. Oo. Gusto ko pag manalo, meron akong kapatid ng mga nag-produce. Opo. Dito nyo nilalagay. Doon sa baba. Ah. Nabang ko na kasi yung baka tamaan. Nagkubrang tayo, baka tamaan. Opo. Pwede lang ako sa kapatid. Opo. Halo-halo na rin to, important saka yung mga bagong dating galing Thailand. Ah, meron din dito yung mga galing ng Thailand. Halo-halo na. Medyo masikip. May nakokontrol yung pa rin yung pinapasok nyo na bilang sa isang ganitong law. Dapat sir. Oh. Dapat hindi ako dito tataas ng mga 100. Okay. Pwede lumang reduce nga lang, mas maganda. Opo, yung sakit eh. Yung sakit talaga sir yung... Pag pag overcrowding. Overcrowded talaga. Yan din yung iniisip ko rin. Dami nga talaga nila. Doon sa isang loft na nabanggit nyo yung mga stock, manasa ilang daan pa ang andun? Siguro mga 250. Okay. Andito yung pinakamadami talaga.
Oh, okay, yung gali, yung ito halos Thailand ito. Sir, ano? Tapos ito naman yung Europe. Yung mga pipa, gali sa pipa. Puro lalaki po ito, sir, ano? Oo, mga lalaki. Nagabi. Ito naman yung mga yung mga local. Ito naman local dito sa mga nakukuha nyo dito sa Quen. Opo. Tapos yung mga champion din. Dito na sila. Dito na sila. Takpa rin po ito. Takpa rin po ito. Ay, gulay. Adik ka rin. Inamin na talaga. Inamin nyo na. Oo, buhay adik. Ito yung mga local. Opo. Halo-halo na yan, sir, no? Mga first overall, andyan na lahat. Oo, first overall. Pumipili pa ba kayo, sir? Like, hanggang fifth overall lang, ganyan? Or ano? O first minsan, overall lang? Saka depende din minsan sa line din. Pero pag hindi ganun kaganda yung line, opo. First overall, second overall, ganun lang. Mm-hmm. Pero pag maganda yung line, kahit ng mga third overall, okay lang yun. Okay. O, basta consistent laging nananalo. Opo. Saka minsan, may mga local pa rin ako dito ng mga ibon. Mga pag-fusion lang talaga. Opo. Pero gusto ko magiging baseline talaga yung mga important na rin ng mga bagong linyada ngayon katulad ng mga new law. Ito yung mga galing ng Thailand. Ay goodness. Oh, alam nilang gagawin. Pwede mga mabrini. Nung kinuha nyo itong mga to, syempre provided yung pedigree, ang sure, no? Binibigay nila. Meron. And itong mga sir, galing na kung saan saan ng mga fanciers na naglaro. Kahit yung mga taga-Europe, ganyan. Oo, dami. Lahat din ng mga sikat, katulad ng mga... Sigano sir, siguro. Mga oo. Si Kita lang, yan ay mga bago. Opo. Ang dami din. Ang dami. Ngayon, yung dito sir na race? Ay, local. Local lang, saka habol siguro. Ewan ko, makahabol ako sa Africa. Sa...